na binugbog ka ng pulis o pinatay mo yung asawa niya, putang ina kang pulis ka, may problema ka sa akin. Either maglayas ka, alam nila yan. Pag hindi, maabutang kita. Mr. Chair, just to add to the statement, President Duterte, yung sinasabi-sabi niya na pera, amount na ganito, may understanding to that is kasama yan sa fear factor na gusto niyang i-injit doon sa mga kriminal. Tingnan nyo, nung in-announce niya na meron kang babayaran ko yung drug lord, sabi niya, 1 million o iba-ibang prices, yung iba-ibang amount. Tingnan mo. Parang kung saan napunta mo ang pinakamalaking drug lord sa Cebu, si Jaguar, lumayas. Nagtago dito sa Las Piñas. Hanggat dito na ako sa Las Piñas. Yung mga drug lord sa Iloilo, si Unicta, saan nagpunta? Ha? Pumunta dito sa Manila. Kasi natakot sila. Natakot talaga sa Mr. Chairman. Pero kung sinabi mo na actual na binigay yung pera na yan, na pagtakot, na kung may napatay, ibinigay, I don't know. Tanungin natin yung President Duterte kung binigay ba niya yung kung may namatay. Pero ang alam ko, pagtakot na ngayon, kaya layasan yung mga drug lord dito sa Pilipinas. Ngayon, nawala na si President Duterte, bumalik na naman. Andiyan na naman sila ngayon. Continue yung kanilang trabaho, kanyang kailang negosyo. Kaya, hindi nila nakuha yung style ko, sir. Hindi ako magsabi na magbigay ako bounty. Ikaw yung criminal. Criminal A, 50,000. Sabihin ko, ang pulis ang bigyan ko. 50,000. Sigurado mo uli yan. Sabihin mo lang 50,000. Wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Alam nila yan kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure. Dumaan yan sila sa akin, either sa klase or lecture. Alam nila lahat. Alam nila lahat kung paano pumatay ng legal at paano pumatay ng hukulong ka. Always in the fulfillment of duty when your life is in danger. Alam nila yan. Pagkapulis ka, hindi lang basta-basta bumaril ka dyan. Only when you are enforcing the law at sabihin mo mag-surrender ka, pag ayaw mo mag-surrender, lapitan mo, you must overcome the resistance. Pagka nakaputukan kayo, sabihin kaya sinasabi ko sa IAS at sabihin ko uli ngayon, ang sinasabi ko sa pulis, huwag kayo umuwi dito sa o pag-report sa akin na may tama ka, galit ako sabihin ko, bakit ikaw ang tinamaan? Putang ina! Anong klaseng pulis ka na? Alam nila yan. Iyaya sila na puro na dumaan ang chief of police yan. Alam nila yan. Senator, ayaw kong makita yung pulis ko na matay. Kasi naaawa ako sa mga piyuda. Kaya lahat, alam na, ito, nandiyan sa lahat. Lahat ng pulis na mamatay sa Davao,
pinupuntahan ko talaga. At yung mga byuda nila, ayan, ayan sila, nandito harap-harapan. Yung mga byuda nila, ginagawa ko kaswar sa City Hall para may pundo lang pagkain. Tanungin mo yan sila isa. Ganun yan. Pag nasuspende ang pulis, nung mayor ako, wala na yung sweldo, ako ang nagbabayad. At pag may kaso, ako ang nagbibail bond. Pero kung abusado at kriminal, alam nila, napapatayin ko talaga sila. Alam nila yan. Alam ng buong Davao yan. Huwag na tayo ang bulan. Hindi ako matapang. Takot rin ako mamatay. Pero may paraan ako. Thank you, Mr. President. Okay. So, we appreciate your attendance. No, we nag-overtime na po tayo, sir. Pasensya na po, hindi natin kaya hanggang 4 a.m. Okay lang din. Okay. And then, so, to the other resource persons or witnesses na hindi po natanong man lang, including Muking. Muking, isir, taas mo kami mo, Muking, kasi marami nagsasabi baka hindi ka mag-appear. But thank you for, ano, so, pasensya na po kayo, no? We ran out of time for our first hearing. Automatic, ano na lang, Senator, bigyan ko konting panahon, sandali. Kasi ito si Muking. Yes, sir. Di kami gay ng pera. Mm. Alam mo ang police, sir, at alam mo yan, ikaw mismo alam mo yan. Yung police, walang pera yan pag-operasyon. Magtanong ka dito ng istasyon. Sweldo lang yan sila, may equipment sila, ganon, may police car. Putang ina, walang gasolina yan. Maniwala ka. Magtanong ka ngayon, maski ikaw sa probinsya, utosan mo, sir, walang pang gasolina. Ewan ko, I'm not trying to cast aspersion doon sa taas. Pero yung mga, may mga gasolina, wala. Kung hindi mo bigyan, ito, kung may krimen, may nakidnap, ako, bigyan ko yan sila. Ayan, oh, buhay yan. Bigay ako sa kanila, 50 mil. Gasolina. Pagdating mo doon, patayin mo. So, anong gawin nila? Bigyan mo panahon na lumaban. Kasi yan ang instructor ako sa criminal law, criminal procedure. The only way na hindi kayo makulong